nagpalit po kayo ng kadena, pag naka-sidecar na ganyan, o kahit na hindi naka-sidecar, ganito lang yung sistema niya. Huwag nyo tatanggalin yung dating kadena. Para hindi nyo na kailangan yung baklas nito. Yung sa engine sprocket. Bali, para makuha nyo yung sukat, ito muna yung dudugtong nyo. Tapos ibutin nyo lang. Ang ating pong gagawin ngayon ay magbibigay ako ng idea kung paano magpalit ng kadena ng motor. Kaya panoodin nyo. Bali, ayan. Yung aking extrang, ayan, siya na yung paggagawin, tuturuan ko lang. Ito, tigabuhat. Ayun, yung salimpusa. Sige, balik tayo yung camera. Sila lang yung bibigyan ko. Ah, ayan po. Ayan yung pangmalakasan kong mekaniko. O, sige. Center stand muna. Tuwid mo. Tara, ano. Magandang... Ayan. Okay. Tapos, lumagan yung ehe. Eto, Loy. Parang nag-vlog ka. Pakita natin muna. Mayroon tayong customer eh. Papaga sticker sa mugs. Balik lang siya ng Lunes kasi medyo busy pa. Nag-tutorial ka? Hindi mo, tips and ideas lang tungkol sa mga lahat lang nung alam ko. Ay, yan. So, bahagi lang natin. Sige, ka na. Sige, sige. Balik ka lang. Oo, Lunes lang. Oo, hapon na para counted na sa naka-schedule ko. Oo, sige. Luwagan mo lang sa luwagan lang. Oo. Tatanggalin. Tapos ang next ito. Yan, luwagan mo, isagad mo yung tornilyo dito sa dulo. Sige, luwagan mo lang. Para matapos na kasi papalubog na yung araw, baka abutan ng dilim. Ayan, papaluwagin po natin. Tapos ang kailangan po natin tanggal na ito, yung tin cover. May purpose yan mamaya bakit natin tinanggal. Pag-uli natin yung lock ng dati nyo. Kasi yan. Kami lang yung lock nyo ng kanina. Tapos, steady lang po tayo. Huwag yung munang tatanggalin para maalawa ng buhay. Ang ating gagamitin kadena ay DID. Lagyan lang tayo ng sako para madumihan yung ating bagong kadena. Ito na. Ito lang. Lapit na eh. Pag nagpalit po kayo ng kadena, pag naka-sidecar na ganyan o kahit na hindi naka-sidecar, ganito lang yung sistema niya. Huwag nyo tatanggalin yung dating kadena para hindi nyo na kailangan yung baklas nito yung sa engine sprocket. Bali, para makuha nyo yung sukat, ito muna yung dudugtong nyo. Tapos ikutin nyo lang. Kaya magpapalit yan yung bago natin. Tapos, ayan siya, yung bago na natin kadena ang palad.
Ito po, paano magkain ng sinig? Dito natin siya puputulin. Bibilangin natin yung ipin para hindi tayo malito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Itong part po na ito, ang bibilangin nyo. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito ang putol natin. Pwede natin tanggalin, pwede hindi na. Depende ko sa kayo maaalwan. Pero mas maganda kung tanggalin muna natin. Para maging naman magputol. Gabananin po ulit pagdating siyang tanggalin. Basta yung bilang huwag nang makalimutan. Yung bilang kanina, anim bilang natin, yun na yun. Palit-palit lang. Tapos ito yung pang-putol natin. Marami po ito sa online. Pwede kayong bumili nito pang sarili. Kaysa pukpok pa ng pukpok, mag-disalign pa yung kadena nyo na bago pagka namalik kayo ng pukpok. Pwede pang mabulak ang kuko nyo. Ito yung mga barbell nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, putulin natin. Pagpatigas tayo na yun. Ayan, buto na. Tapos ipapalit natin siya dito. Maliwanag pa na? Medyo madilim na. Kita anak? Labo. Lapit mo! Halo. Mamaya na, mukha mo na ilaw. Hindi po kinaya na ano, inabutan talaga kami ng dilim. Eh, kailangan ng ilaw para masigurado natin kung alam niya sa labas. Yan. Ang tamang paglagay po nito ay itong bitak na to, dito na katutok sa harapan. Ganyan. Hindi siya pwedeng ganun. Ganito talaga. Kasi ang tendency nun, kung sakaling nakaganyan, pag sakaling may bumarga ng mga kahoy-kahoy at sumabit itong lock, pwedeng matanggal. Kasi tinutulak lang to, natatanggal to eh. Eh kung dito, hindi siya, kahit may babanggaan siya, ito ang tatama, hindi ko. Kaya yun ang purpose kung bakit doon hinaharap yung tugtungan. Pinakalak. Ayan. Ayun lang po magkabit nun. Nice na. Tapos yun na adjuster. I-check na natin yung adjust nyan. Ayan, adjust.
i-adjust po natin ito para sumipak. Atin yung kadena. Huwag masyadong maigpit. Silipin natin muna. Yung purpose po ng chin cover na tinanggal natin kanina, ngayon natin magagamit kasi silipin natin yung kadena para masilip natin na maayos. Ilaw na, ilaw. Ganyan po yung ano, yung alignment ng kadena sa S-bracket. Yun ang priority nyo, huwag yung gulong ang titignan nyo kung tuwid o tabing yung gulong. Ang dapat nyo talaga tignan yung align ng kadena sa S-bracket. Ilapit mo na konti na, kung dilim, hindi makita. Yan. Dito banda, sentro. Yan. Yan, ilawan na po namin. Inabot kasi kami ng dilim eh. Pasensya na kayo. Yan. Sana nagigits nyo. Ayan po. Ayan, kung nakikita nyo, parang medyo nakatabing yung kadena. Kailangan pa natin i-adjust yan. Hilahin natin sa bandang kanan. Sa pamagitan lang ng adjuster. Pit lang adjuster. Ito po yung priority nyo palagi. Yung sipatin nyo yung alignment ng kadena. Talagang dapat tuwid nyo na makita nyo. Para hindi tumalon. Kasi panakatabing iyan, yun yung dahilan para tumalon. Huwag nyong hanga din yung gulong na nakapantay. Automatic yung gulong. Kapag sa pantay yung kadena, pantay rin yung gulong nyo. Pag wala sa tamang align yung gulong nyo, sa swing arm na ang problema nun, hindi dito sa kadena. Nakikita to? Opo. Yung halagay. So, dahil nag-adjust tayo dito, kung ilan yung in-adjust natin pihit dito, gawin din natin sa kabila. Para parehas. Hindi mong ito alam. Okay lang yan. Pinamis ka lang yan. Yan, okay na. Okay na po yung higpit. Pwede na natin ilock dito. Double check natin yung higpit. Ayan. Ito po, importante na mahigpitan ito. Yung supporter nut niya na yan. Ito pwede ilaw. Tutok mo sa ilaw. Ito. Ayan. Diba rin lang? Ayan. Ang purpose ng nut na to, para makontra niya yung pagkakahigpit nitong bolt. Kasi pag wala yan, pwedeng umatras to pag nagbabibrate na yung takbo mo. Ayan. Pag luluwagan nyo, siya ang unang-una nyong babakasin bago nyo luwagan. Huwag ito, kasi nakalock yan dyan eh. Mapipersonal nyo ito, mabibilog nyo, hindi nyo basta-basta matanggal pag itong inunan yung baklas. Kaya dapat ito. Okay, ganun sa kabila. Padukot lang. Ang pagpapalit po ng kadena, hindi po siya sa akin ay, ano, sa experience, hindi ako doon naniniwala sa isang set palagi. Siguro kung local lahat ng isang set na bibilin mo, pwede yon. Yung ordinaryong brand lang. Isang set talaga. Kasi ako original ako po nagpalit ng kadena, kaya matagal lang magpalit. Tapos itong mga S-bracket na ito, original pa ito eh. Talaga yung dati niya pa sa motor. Tingnan nyo, hindi pa siya sira. Ayos pa. Ay, sayang yan, kung papalitan mo. Ay, matagal din po akong naka-experience ng ganyan na kadena lang pinapalitan ko. Okay naman. Nagkit na rin 10 taon na experience ko na hindi ako nagpapalit ng isang set. Kasi sayang ang pera. Yan, okay na. Ayos na po. Double check na lang yung lock ng ano, ng doon sa ilak ng preno. Yeah.
ang kadalasan pong nagiging result kapag nagpapalit kayo ng kadena, itong preno nyo lumalalim. Kasi yung space dito sa preno, kumusod yung gulong nyo papunta doon eh, dahil nagbago kayo ng kadena. Yung rod ng preno, masyadong malayo. Pag preno nyo, malalim na masyado yan kasi napalapit ng husto yung gulong. Kaya huwag nyo kalimutan i-adjust yung preno nyo para papalit kayo ng kadena. Kasi baka sarap ng testing nyo dahil ukulin yung kadena. Pag preno nyo, wala pala kayong preno. Pwede mangyari yun yung ganun. Kaya kailangan i-check nyo lagi kung kayong preno nyo. Oh, yun na po, okay na po, na success na. Babalik na lang natin yung change over. Ganit po na sa'yo. Nagulisa na ako eh. Laban na lang kita. Yun po yung dahilan kaya tinanggal natin kanina para makita natin yung align. Okay na po. Okay. Ilis tayo ng gamit. Ayun na po. Maraming salamat. Ilang. Ilang. Bitin man kasi yung liwanag ako. Ayos na? Sige na.